Magandang umaga ulit. Ito, magluluto na naman ako. Ah, tanghali na pala ngayon. Ang lulutuin ko ngayon, guys, ay mag-aadobo ako ng Gigi. Ang ating pambansang ulam, galunggong. Yan. Ito yung mga sangkap niya. Bawang, luya, sibuyas. Yan. Dalawang kutsarang black beans. Pero alam niyo mas maganda yung black beans na nasa bote, na flavored na, mas masarap 'yon. Ito kasi ito lang yung mga hindi siya, wala pa siyang lasa kundi yung alat lang. Tapos isang kutsaritang brown sugar, konting pampalapot na flour. Tatlong pirasong kamatis. Itong kamatis na to, tinanggalan ko na siya ng balat. Ang kamatis, yung kamatis hihiwaan nyo sa may bandang puwet ng pakros, tapos ilubog nyo sa pinakulong tubig. Pag medyo bumuka na yun, pwede na siyang balatan. As in, balat lang talaga ang matatanggal niya. Ito, tinanggalan ko pati buto kasi nga, bawal sa akin. So, napakadali lang magtanggal ng balat nito. Yan. Laurel, pamintang buo, at saka itong cloves. Yan. Siya nga pala, maglalagay dito. Wala akong sealing green eh. So, ito na lang ilalagay ko. Chili garlic sauce. Tapos, maglalagay din ako ng konting hoisin sauce. Optional yan. Kung ano, wala yan, okay lang naman. Basta mayroon lang mga yung green chili o kaya yung dried chili na mga parang yung durog-durog. Lagyan nila ng konti. Okay na yan. Tapos, tarragon, na dried tarragon, maglalagay din ako kasi masarap, mabango yan. At saka yung sibuyas dahon. Mamaya na yung sibuyas dahon, kukunin ko doon sa taas ko. So, ganito ang pagluluto niyan. Naprito na itong isda na to, yung galunggong. Ilalagay lang siya sa 5 tasang tubig. Lahat. Yan. Ilalagay lang siya dyan. Ito, ang gagawin ko mga 10 piraso. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, maliit, 10. Ayan, 10 pirasong piniritong galunggong. Siya nga pala, pag nagprito kayo ng galunggong, kung gagawa kayo ng ganito, huwag nyo nang lagyan ng asin. Actually, yung galunggong kasi kahit walang asin, may lasa na eh. Masarap na siya eh. So, since na magagawa tayo ng ganito, maalat na tong black beans, so pag iprito niyan, huwag na lang lagyan ng asin yung galunggong. Kasi tayo, sanay tayong maglagay ng asin pag nagpiprito tayo. So, ito lang, ilubog mo lang lahat. Ilagay lang lahat yung mga ingredients. Yan. Maliban dito sa flour. Yan. Laurel, pamintang buo, cloves. Yan. Ilubog lang lahat yung mga sangkap. Depende sa inyo kung gaano kadami ang ilagay nyo. Mayroon kasing gustong maraming bawang, maraming gustong may maraming luya. Ako, maraming luya. Pagka isda, kailangan maraming luya. Tapos yung 2 tablespoons na black beans. Tapos yung brown sugar. Wala akong brown sugar, so mas kubad yung ginagamit ko. Tapos, maglalagay ako ng pinch lang na tarragon leaves. Dried tarragon leaves. Kung wala naman ito, okay lang. Pwede naman. Tapos, wala na akong chili. Oh. Diyos ko. Ubus na yung chili ko. Sorry. Yan. So, maglalagay ako ng chili para may kunting anghang. Yung siling berde natin na pangsigang, okay yun, pwede yun. Yan. Chili. Tapos, mga 1/2 teaspoon lang na hoisin sauce. Yan. Pakuluin lang siya ng pakuluin ng mahinang apoy. So, unang-una, palakasan mo yung apoy. Pag kumulo na siya, hinaan mo na siya as in mahina. Yung tamang-tama lang yung kulo niya na parang nagpapalambot ng ano para lumambot pati tinik nito. So, kailangan talaga mahinang apoy lang. Silip-silipin na lang kung tama lang yung tubig o ano.
Pero itong limang tasang tubig, okay na to. Kumulo na siya. Ngayon, pahinaan na natin yung apoy. As in, mahinang-mahina. Yung tamang-tama na kumukulo naman siya ng kaunti. Yan. Ayan na, pinahinaan ko na yung apoy hanggang sa maluto na yan. Tikman natin. Gusto ko magdagdag pa ako ng sugar dito. So kayo, kung gusto nyo rin kung ano yung idagdag nyo sa alat o sa tamis, yon, bahala na kayo kung ano yung idadagdag nyo dito. Plus, yung sibuyas dahon pala, pag nasa na pangangalahati na ng pagluluto nito, tsaka natin ilagay yung sibuyas dahon para hindi siya masyadong malata. Yung ganon. Yan. So, hayaan na natin siya dyan hanggang sa maluto. Hanggang sa lumambot yung kanyang patitinik. Napakasarap na yan. Okay, sige. Mamaya uli. Ayan na guys, nangangalahati na tayo sa ating pagluluto. Ayan, 25 minutes. So, naalala ko pala, mayroon pala akong rosemary pa na natira noon. So, ayan o. Oh. Ayan. Siya na lang ang ilagay ko, huwag na lang yung sibuyas. Ayan. So, nilagay ko na siya. Alam nyo ba, na ang herb na rosemary ay may tagline na nakakatulong sa ating pangtunaw at nag-aayos nito. Yan. Kaya kailangan masanay na tayong maggumamit ng mga herbs. At ang sibuyas dahon naman ay nakakatulong sa ating puso. Yun. Ano yun? Trivia? Yan. Kahit ano naman pwede nating ilagay. Kailangan mayroon din tayong innovation sa pagluluto. Hindi lang yung ganun-ganun na lang, kung ano yung ano, yun na lang talagang ihalo. Mag-ano din tayo, tumuklas din tayo ng mga ori ng mga sangkap na ihalo natin sa ating pagluluto. Okay? Sige. Mamaya na lang ulit. Ayan, luto na siya mga guys. Ayan, tikman natin ang lasa. Okay. Ayun, masarap na. Tamang-tama lang yung kasing simpla. Lalagyan ko lang siya ng pampalakot na konti ha. Kasi gusto ko yung may malakot-lakot ng konti yung sauce. Ayan. Tapos, lakasan ng apoy. Yan. Okay na. Pwede na tayong kumain. So, almost an hour, 5 minutes to 1 hour siyang niluluto sa mahinang apoy. So, ayan. Masarap na masarap to, guys. Marami tayong makakain kanin nito. Okay? Ayan. Salamat. Salamat sa susunod. Bye-bye. So, ayan na yung finished product guys ng niluto kong adobong Gigi. Ayan. Diba? Nais siyang tingnan. At masarap pa. Masarap kumain ng ating pambansang ulam. So, kainan na guys. Ganito lang mag-blanch ng kamatis guys. Hugasan muna yung kamatis. Tapos, ito yung sa may puno. Ito yung sa bottom niya. Yan. Hiwaan natin ng pa-X. Ayan. 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 Nagpakulo na tayo ng tubig. Ilubog lang siya dyan. Ayan. Mga ilang minutes lang to. Ayan. Pag nakita natin bumuka na yung hiniwaan natin dun sa may bottom. Pag bumuka na siya, tsaka yung medyo malambot na siya ng konti. Ayan. Hanggoyin na natin siya. Tapos, balian natin ang tubig na malamig. Ayan na. Bumuka na siya, oh.
Ayan. Ayan o. Ayan, bumuka na. Ayan. Mga almost 5 minutes. Ayan. Ilubog natin siya sa ito. Ayan na guys. Ilubog natin siya sa tubig na malamig. Ayan. Talamigin natin ng konti. Ayan na, malamig na siya. Ayan, babalakan na natin. Ayan na, oh. See? Ayan. Tanggal na yung balat niya. Ayan. Ayan, napakadaliin na niyang mabalatan. Nandiyan dyan pa rin naman yung mga nutrients niya sa loob. Hindi naman siya natanggal kasi yung balat lang ang pinapalambot natin para matanggal. So, may sustansya pa rin siya. Yan. Napakadali lang niya pagka na-blanch natin siya. So, yan. Ganun lang. Ready to use na siya kung anong gusto nyong paggagamitan. Ayan o. O, see? Kung gusto nyong tanggalin yung buto, tanggalin yung buto. Ayan. Wala ka na ito. Wala ka na mga ngata pa na balat.